What would happen if we gave God our 100%? Offering to Him all our resources with no reservations and gave expecting nothing in return? What would happen if we understood that our ability to produce wealth is not based on our own ability, but on God's character? Everything that we have comes from God, and He is able to bless us abundantly, so that in all things at all times, having all that we need, we will abound in every good work. Would you trust God with your 100%? Tayo po'y nasa huling yugto na ng ating serye na pinamagatan po nating 100%, 100%. Para po sa mga bago, nais ko lang pong ipaalam sa inyo, sa susunod na linggo, magpapasimula tayo ng panibagong serye na maniwala kayo sa exciting ito, exciting. Pero i-hold muna natin para next week babalik kayo, mag-anyaya po kayo. Alright? Now, just a quick review lang. Nung unang linggo, pinag-usapan po natin na tayo po ay itinilaga ng Diyos. We are being set apart for a purpose. And in line with this po, yung ating yung paghihiwalay ng Panginoon sa atin, sabi ko nga ay merong layunin upang ito'y maganap o papangyarihin natin ang kanyang purpose din. Hindi lang sa ating mga buhay, kundi ang purpose niya sa ating kapaligiran, ang purpose niya sa ating syudad, maging sa buong bayang ito. Isang malungkot na aspeto sa buhay natin mga Kristiyano is that God, as far as God is concerned, He has already given His 100% support sa atin. Lahat ng bagay ay pag-aari niya. At lahat ng bagay na pangangailangan natin na tigit pa ay Kanya na pong ipinagkaloob. He made it all available 100%. At ang tanong ko nga, kung ibinigay ng Diyos ang Kanyang 100% sa atin, kalabisan ho ba kung ibibigay naman natin ang ating 100% sa Kanya? Now, I'm not saying kung ano meron kayo, ibigay nyo 100%. That's not what I'm saying. What I'm saying is this. If we have not given ourselves to God fully, 100%, then we can never give anything to God. Yun po ang bottom line nun. Kaya nga, nung ikalawang linggo, nakita po natin, pinag-usapan po natin ang pagbibigay ng parangal sa Panginoon. We honor God with our wealth, with the first fruit of our produce. Now, we need to understand also, ng lahat ng bagay, sabi natin kanina, ay galing sa Panginoon, at tayo po ay Kanyang tinawag na tagapangasiwa o katiwala. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Maging ang ating buhay ay hindi ating, kaya nga wala tayong karapatan na kunin ang buhay natin o kitilin ang buhay natin o ang buhay ng ibang tao. Bakit? Hindi ito sa atin. Ito'y pahiram lang ng Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, pahiram lang ang buhay mo. Tulungan niyo naman ako mag-preach dito. Huwag niyo akong tititigan lang. Alam niyo ma, maganda yung ano, yung sama-sama tayong para maunawaan natin. Hindi tayo narito para lang magpa-check ng attendance kay Lord. Narito tayo para matuto, malaman natin ang kalooban ng Panginoon na at the end of the day, tayo rin po ang makikinabang. Na hindi lang yun, kundi ang sabi ng Panginoon na kung nasaan ang ating itinuturing na kayamanan, naroon din ang ating puso. And again, going back sa sinabi ko kanina, it's important for us to give ourselves to God, including our heart. And if we have done that, ang pangako ng Panginoon, ang kapakinabangan ay mararanasan natin. We have already heard yung kasabihang, you follow your heart. Narinig nyo na ba yun? Follow your heart. Hindi ho totoo yun. It's unbiblical. We don't follow our heart. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, our heart is deceitful above all things and desperately wicked. Na madaya ang puso natin. At hindi lang yun. Ang sabi rin sa kawikaan ni Solomon, bantayan mo ang puso mo. Bakit? Dahil mula dyan ay, or dyan nagmumula ang lahat ng usapin sa buhay nito. All the issues of life would come from the heart. In fact, maging ang Panginoong Jesucristo, nagsabi rin sa atin, kung anong laman ang puso mo, kung anong puno ang puso mo, lalabas sa bibig mo. Alright? So, ganun kahalaga na maintindihan natin na we don't follow our heart, but we lead our heart. Tayo ang mag-uuto sa puso natin kung saan siya pupunta. And again, ang sabi nung last week, kung nasaan ang itinuturing mong kayamanan, doon pupunta. Now, take note of this. Where your treasure is, present tense,
there your heart will be also. Future tense. So we don't follow our heart, we lead our heart. What we value, we prioritize. What we prioritize will eventually lead our hearts. Amen? All right. Now, since ito na po yung wakas, maganda hong maunawaan natin ngayon na dahil po tayo ay inihiwalay na ng Diyos for a purpose, at naintindihan natin ang kahalagaan ng puso natin, utusan natin na sumunod sa Panginoon. The next thing that we need to understand is kailangan makita ngayon sa ating aksyon. Nais ko po kayong tumayong lahat at tayo po ay babasa. Pag-uusapan natin ngayon ang practical na aspeto, lalo na sa aspeto ng pagbibigay. Okay, walang pupunta sa CR. Alright. Basahin nun natin. 2 Corinthians chapter 9, mula po talatang 6, medyo mahaba-haba itong babasahin natin. Ha? Basahin nun natin malakas. Simulan natin. The point is this. Malakas po. Basahin natin malakas. The point is this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Why? For God loves a cheerful giver. Verse 8. And God is able to make all grace abound to you. Bakit? So that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Verse 9, as it is written, he has distributed freely, he has given to the poor, and his righteousness endures forever. Verse 10, he, meaning si God, who supplies seed to the sower and bread for food, will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way. Bakit? To be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. Verse 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. 14, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you, thanks be to God for His inexpressible gift. Father God, salamat pong muli sa inyong salita. Speak to us. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. You may now have your seats. Praise God. So, alam niyo po, pagdating po sa aspeto ng pagbibigay, maraming Kristiyano ang medyo iwas pag-usapan ang bagay na ito. Again, hindi po natin masisisi ang iba, marahil po ay dahil sa kanilang mga narinig sa mga ibang mga churches or mga pastor, ang pagtuturo na masyadong binibigyan ng diin, ang tukos sa pananalapi, na nagiging manipulation para po sa kanila. But hindi po natin pwedeng alisin din ang katotohanan na porkit may gumagawa nun, ay dapat tayong hindi na makinig pagka nagtuturo tungkol sa pananalapi. All the more tayong dapat makinig. Bakit? Nang sa ganun magabayan tayo, malaman natin ano ba ang talagang nasa puso ng Diyos at nais niyang maunawaan natin. Yun ang layunin natin. So, bakit ba gusto ng Panginoon na tayo maging generous? Hindi lang pala bigay. But why does God wants us to be generous? Naisip niyo po ba yun? And how can we prove our desire to give? Paano ba natin mapapatunayan yung ating pagnanasa, yung pagnanais natin na makapagbigay tayo generously? At ano po ba ang layunin ng lahat ng ito? Now, ang Corinto po ay isinulat ni Pablo nung mga taong 50 to 52 AD. Actually, binisita niya ang Corinto during his second missionary journey. Okay? Siya ho ay napadaan doon at doon siya nagsimulang mangaral,
at nagsimula pong magtatag ng gawain ng Panginoon. Isinulat po niya ang una at ikalawang Korinto, magkasama po ito. Isinulat niya ito to address certain issues. May mga usapin noon, may mga problema rin ang mga churches noon. Gaya ng mga churches ngayon, may mga usapin sila doon, at isa po sa mga usapin na iyon ay tungkol sa pagbibigay, tungkol sa pananalapi. Sa katunayan po, ay hindi lang niya in-address yung issue, kundi siya po ay nag-offer ng guidance, ng gabay, patungkol po sa tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ito pong sinulat ni Pablo, hindi lang para sa mga taga-Korinto, ito'y para sa atin din. So that we can learn from them. I pray that we will just open our ears to hear what the Spirit is saying, and let's just open our minds. Huwag po natin kagad lagyan ng dingding ang ating mga isipan patungkol po sa aspetong ito. So gusto ko isumiti sa inyo, ano po ba ang papatunayan natin ngayong araw na ito? Ito po yon. The generosity with the right view brings blessings to man and thanks to God too. Okay? Ang pagiging mapagbigay or palabigay, you know, ng may tamang pananaw ay nagbibigay, nagdadala ng pagpapala sa mga tao, at higit sa lahat, ito rin po yung nagdadala ng pasasalamat sa Diyos. Okay? So gusto ko pong maunawaan natin dito na ang ibig sabihin ng having the right view is that we need to have the right attitude. Tamang pag-uugali. Ano ba dapat ang nasa isipan natin? Ano ba ang dapat nasa puso natin pagdating sa pagbibigay? Maraming bagay, alam ko, ang naglalaro sa isipan ng marami pagdating sa pagbibigay, no? Yung iba sabi, oh, nako, ayan na naman, manghihingi na naman. Oh, or nako, ito, magpaparinig na naman. Maraming bagay. Bagamat naniniwala din ako, maraming Kristiyano na nakaunawa na sa aspetong ito, ang excited pagdating sa pagbibigay. Katulad nyo. Tignan mo yung katabi mo kung gano'ng ka-excited. Tignan mo. Ay, hindi. Hindi. Alam mo, gusto ko encourage. One of the things, now, I'm saying this in a bigger scope or bigger truth. One of the things, really, if there is such thing as good investment, that would be supporting the purposes of God. Marami na po sa atin dito ang merong mga kanya-kanyang patotoo how God had caused them to have a breakthrough in terms of their finances. Now, I'm not selling this hard for you to give. Okay, that's not my point. My point is this. Try to understand the principles, the heart behind generosity. I always say this. When it comes to giving, really, the heart of the issue is the issue of the heart. Pagdating sa pagbibigay, ang laging nakataya dito, puso natin. Pagdating sa pagbibigay, ang laging nakataya dito, nagtitiwala ba tayo sa Diyos na hindi tayo nababawasan pag tayo nagbibigay, kundi tayo nadadagdagan. Yun ang issue doon. Now, I know, sa iba, it's a challenge. It's a struggle, you know? Kaya nga, mahalagang, you know, malaman natin ano ba ang nasa puso ng Panginoon pag pinag-uusapan ng pera. Nabanggit ko sa inyo ito nung huli ako nangaral dito, na ang Panginoong Jesucristo ay nagturo tungkol sa pananalapi. Higit pa, yung dami ng kanyang pagtuturo, higit pa sa pinagsama-samang katuruan niya tungkol sa langit, sa impyerno, sa kaligtasan, at sa ibang bagay. Why? Because money can steal the place of God in our hearts. Pwedeng palitan ng salapi natin o ari-arian o kayamanan, tinuturing natin kayamanan, ang pwesto ng Diyos sa ating puso. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. So, yun ang mga mabibigat na salitang binitawan ng Panginoon. So, ngayon, dapat nating maunawaan, when we give, lalo na when you talk about generosity, what should be our attitude? What should be our motivation for it to be distinct sa iba? There are other people na nagbibigay, but what makes us different do sa ibang tao na nagbibigay din when it comes to the attitude and motivation? So,
dahil kong magbagay sa inyong tatlong resulta ng pagiging mapagbigay o palabigay. Three results of generosity. Number one, the giver is enriched. Ang nagbibigay ay pinagyayaman. Now, hindi pinayayaman ha, pinagyayaman. Alright? Magkaiba yung pinayaman o pinayayaman at pinagyayaman. Now, again, ngayon pa lang gusto ko na sabihin. Maraming beses, when we talk about giving, ang immediate na response o immediate na laman ng tao, ng isipan natin is, what's in it for me? Diba? Ano bang pakinabang ko dyan? And oftentimes, pagka pinag-usapan na ang pagbibigay, we have limited it when it comes, when we have limited yung aspeto ng yon sa pananalapi lang. Kaya hindi ko ginamit yung katagang ang nagbibigay ay pinayayaman. Alright? Kundi pinagyayaman. Okay. Tignan natin. Balikin natin. Una, sabi uli sa talatang 6. Ito ang punto, sabi ni Pablo. This is the point. Sino man. Sabi nyo nga, sino man. Ano ibig sabihin ng sino man? Kahit sino. Kay Kristiyano ka o hindi. Kay naniniwala ka sa Diyos o hindi. Sino man. Sabi niya. Sino man ang naghahasik ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At sino man, inulit, sino man ang naghahasik ng marami ay aani ng marami. Now, marami na akong narinig na katuruan dito. Even I myself, I have preached so many times. At nung una, ang tingin ko rito, this is a rebuke and this is like a hard sell na sinasabi ng mga mangangaral na kung gusto mong umani ng marami, abay magtanim ka ng marami, which is true. But the point is this, ang sabi ito, kahit sino, you got to understand, kahit sino, ang sinasabi ni Pablo, magtanim ka. Whether kakaunti o marami, magtanim ka. Yun ang punto. Alright? Hindi ito comparison para i-hard sell. Ay, naku, kailangan magbigay ka ng marami. Hindi yun. Again, wrong motive. Ang punto rito, whether kaunti o marami, Paul is encouraging you and me to sow. Okay, i-qualify ko muna. Ito pag-usapan natin has nothing to do with tithes. Wala kinalaman to sa ikapo. Alright? Mamaya, makikita pa natin yan. Wala itong kinalaman. Ang tinuturo dito is generosity. If God 100% has given us everything we need and more, then in response, we ought to give God our 100% to fulfill His purpose here on earth. Alright? So, tinatanggal natin dito yung pagiging makasarili, yung laging, what's in it for me? Ano bang pakinabang ko dyan? Kahit hindi natin pag-usapan ng pakinabang, meron tayong mararanasang mga bunga ng ating pagsunod sa Kanya. Alright, now, ang tanong ito, why should we give generously? Why not just give? Bakit ini-encourage tayo to give generously? Now, from this scripture, I'll give you two reasons. Si Pablo, he gave us two reasons. Number one, sabi niya, because there is a principle involved. May panuntunan, parang ang principle ay parang batas. Parang the law of gravity, di ba? Ano yung law of gravity? What comes up? Mass? Now, whether you like it or not, whether you believe it or not, what comes up must go down. Now, that is how principle works. It's like the cause and effect. Are you here? Now, paintulutan nyo ha, nandito muna tayo sa teaching part. Kasi, until we grasp, until we understand the principles behind sa mga iniutos ng Panginoon, it will not make sense to us. We will always have excuses. Okay, listen. The principle, what's the principle? The size of harvest, ang laki ng iyong aanihin, corresponds, ito'y angkop sa scope ng iyong itinatanim. Now, this one has nothing to do with comparison. At sinasabi, o ikaw ah, kakaunti tinanim mo, tignan mo nga ito, maraming tinanim. It's not a comparison. Alright? Ibinigay lang nga ito, itong parang paghahambing, para lang makita natin na kung anong yung tinanim, iyong aanihin.
It's a principle, sowing and reaping. Again, whether you are a believer or not, sowing and reaping will always be at work. Are you following me? Okay, now, ito pa ang isang bagay. Nung sinabi ito ng Panginoon, again, it's not in comparison, but it is in proportion ng kung anong merong ka. Naalala niyo yung byuda na nagbigay ng 2 kusing? Ano sabi ni Jesus? Nung inihambing siya doon sa mga mayayaman, sabi niya, itong byudang ito, nagbigay ng mas marami kesa doon sa mga mayayaman. Bakit? Dahil yung mga mayayaman, nagbigay ng kaunting bahagi ng kayamanang meron sila. Samantalang ang byudang ito, ibinigay ang kanyang kabuhayan. So as far as God is concerned, ang nakita niya, yung babaeng byuda, she sowed generously. Oh, tingnan nyo ha. Aralin natin. Verse 7, tingnan nyo ito. Each one, bawat isa sa atin, hindi lang siya, kasama ka rito. Each one must give how? How? Come on. Sir. Help me preach. How? As he has decided in his heart. Anong kasunod? Bakit? Now, again, sabi ko kanina, walang kinalaman to sa tithes. Dahil ginagamit din to ng ibang church para sabihin, oh, kita mo, pastor, ang sabi dyan, when you give, each one of us must give as he has decided in his heart. Now, listen, the context of this has nothing to do with tithes. The context of this is helping the saints who are in need. Dahil pagdating sa ikapo, we don't return the Lord's tithe as we decide in His heart kung magkano amount. Because fix ang sinabi ng Panginoon. Now, I don't have much time for that. Yeah, dahil ang ikapo ay sa Diyos. Kaya hindi tayo nagbibigay ng ikapo natin. Una, hindi atin yun. Leviticus 20:30, yun ay sa Panginoon at yun ay banal. Ibig sabihin, inihiwalay, banal. Ibig sabihin, no? Kaya nga sabi sa Malakay, eh pag hindi ibinibigay or sinosoli ng mga taong ang ikapo ng Panginoon, anong tawag sa kanila? Or anong sinasabi ng Panginoon na ginagawa nila? Ninanakawan nila ang Diyos. Alright? So, let me go back. Sabi ron, each one must give as he has decided. Now, as he, you know, when you come to say, as he has decided in his heart. That should be the attitude. Again, when it comes to giving, if you want to give little, that's fine. The important thing is you gave. Now, if you have extra more, then you give abundantly or generously, and that's good. Sabi ng Panginoon. That's why the principle applies. You sow sparingly, you reap sparingly. You sow bountifully, you reap bountifully. Pero sabi ni Paul, but when you give, sabi niya, you have to decide it in your heart. Man, this will set us free from greed. This will set us free from that mindset na ako muna bago kayo. Attitude. Give as you have decided in your heart. Naalala niyo ba? Alam niyo, 2 Corinthians 8 and 9, ito po'y punong-puno ng katuruan at mga prinsipyo kung paano ang tamang pagbibigay. Sa katunayan, in chapter 8, verse 12, ang sabi nyo, if there be first a willing mind, it is accepted to what a man has and not according to what he has not. Listen, ibig sabihin noon, hindi ka inaasahan ng Diyos na magbigay kung wala ka. Alright? Obvious. Hindi ka pipilitin, Lord. Kung wala ka, edi bibigay mo kung wala ka. Tama ba? Pero ang pinupunto rito is that when you give, there has to be willingness. Meaning, listen, God does not price kung magkano binibigay mo. What God prizes is yung sinseridad ng puso natin. Sabi niya, not reluctantly. Hindi, ibigay pa ako. Ay, wag na lang. Ah,
Bibigay ba ako 100? Ah, 10 na lang. 10 piso. Not reluctantly. Ibig sabihin, meron kang sinseridad. When you give, it should be sincere. You want to benefit from your giving? It has to be sincere with a willing mind. According to what you have and not according to what you do not have. Amen. Ang ganda nito eh. Bakit? Pangalawang dahilan is, it says there, God loves generosity. He loves a cheerful giver. If we give willingly, you will give cheerfully. Now, if pagka hindi willing, yun na, pilit. Ay, ito na naman. Matahimik ka na lang. Galing ho tayo sa ganun, sa mundo, ganun. Naiintindihan ko rin, kasi sa dami ng binabaho sa sweldo natin, kaya iniiwasan na natin, kasi yung iba ang tingin nila sa pag-iikapo at pagbibigay ng kalaw, parang tax. Hanggat mapapaliit nila, paliliitin nila. At pag umani sila ng maliit dahil yun ang kanilang itinalim, nagtataka, hindi pala totoo yung pagbibigay na yan eh. Amen. Alright. Now, God loves generosity. Sabi ko nga, God prizes not the size of the gift, but the giver's sincerity. Kaya sabi ron, not reluctantly. Ano pa? Not under compulsion. Hindi tayo nagbibigay dahil pinipili tayo. Dapat yung spontaneity. Alam mo yun, yung... Alam bang Tagalog? Ha? Yung kusang loob. Kusang loob. Galing sa puso. Hindi pilit. Pakinggan niyo ako. Kung tayo magbibigay at pilit at hindi bukal sa loob, let me encourage you. Huwag na tayo magbigay. Huwag na. Because we can never impress God with that kind of attitude. And we can never expect. Because anything done with the wrong motive, nonsense in the eyes of God. We don't impress God with our giving. We cannot impress God with our giving. Yeah, we may impress people, but not God. Amen. Now, ito, tuloy natin. Bored na ba kayo? Bored na ba kayo? Nonsense ba itong pinag-uusapan natin? Alright, ito pa, sabi niya. Pag naunawa natin dito, or sabi ron, and joyful willingness, yung cheerful giver. Cheerful, sabi niyo nga, cheerful giver. Now, I always say this. When it comes to giving, let me just encourage you. Always remember your two hands. You give what is right, not what is left. Ibigay niyo kung ano yung tama at hindi yung tira-tira. Because gusto nating umani ng tama at ayaw nating umani ng tira-tira. Kaya pag nagbibigay kayo, titignan niyo lagi yung dalawang kamay niyo. Whether you give to the Lord, or whether you give to people, or to any other means ng pagbibigay mo, always remember your two hands. You give what is right, not what is left. Coming from the heart. Amen. Ganda nito, man. Now, pag naunawaan natin yung prinsipin yun at pagkakaroon ng tamang pag-ugali, attitude, tignan nyo, ano sabi ng Panginoon? Verse 8, and God, yung. Now, again, take note of the word and. Basic English, yung and is a conjunction. Ang ibig sabihin ng conjunction, ito po ay connecting words. Ibig sabihin nito, pag sinabing, and God is able, yung pinagagalingan niya is yung mga naunang talata. Alright? Now, kaya pag tumama ang ating attitude at motivation sa pagbibigay, sabi niya, at ang Diyos, o sabi niya, at magagawa ng Diyos. God is God, na,
Let it drop in your heart. God is able. Alam niyo kung bakit gusto ko itong talatan to? Ang daming all. So that God is able to make all grace. What's grace? What's grace? Unmerited favor. What's grace? Sa Tagalog, kagandahang loob ng Diyos. Ayoko yung biyaya lang eh. Mababaw biyaya eh. Over ano tayo sa biyaya? Hindi. Ano nga yung biyaya? Ano talaga yung biyaya? Ang biyaya ay ang kagandahang loob ng Diyos. Ano sabi niya? Magagawa ng Diyos na ang kanyang kagandahang loob ay ano? Makumabaw sa'yo. His grace, His unmerited favor. Makumapaw. Bakit? Bakit gusto ni Lord makumapaw ang kanyang kagandahan loob? Ayun din ang sagot. Nang sa ganon, na panagpuna ang pangailangan mo, sabi, having all sufficiency, meaning na panagpuna, you can never be sufficient kung ang mismong pangangailangan mo hindi napapanagpo. Now, imagine this. Whatever your needs would be, and God promised He will not supply some or majority of your needs. He said, He shall supply how much? All your needs according to His glorious riches. So that having all sufficiency, saan? Sa lahat ng bagay, kailan? Sa lahat ng oras, ano ngayon? Mag-umapaw ka rin sa mabuting gawa. And that makes, what makes us distinct, separate, different from the rest. Now, I want you to imagine yourself. Ibang tao, kinainggitan ka. Bakit? Kasi bukod sa napapanagpo ang pangangailangan mo, natutulungan mo rin yung ibang mapanagpo ang pangangailangan nila. Anong meron to? Mas malaki ang sweldo ko rito. Mas maganda ang trabaho ko rito. Saan galing yung binibigay nito? Now, alam natin kung saan galing. Bakit? Because you cannot give something you do not have. Alala niyo yung kanta natin kanina? In great is your faithfulness. Ano sabi sa isang bahagi doon? All that I have comes from you. Nobody can say ngayon dito na meron ka na hindi galing sa Diyos. Sabi sa inyo, ang ganda na ito eh. Alam niyo, pag ito pinagbulay-bulay. Now, the reason why I'm excited is this. Ang background ko, ang tatay ko, taga Ilocos, Slovakia. Alright? Hindi ho ako lumaki na humihingi. Dahil kahit ako humingi, wala siyang binibigay. Alright? Hanggang sa nung ako'y nagkatrabaho, hanggang sa nung tumagal, alam nyo, ang dapat nung ako'y kolehiyo, ang kukunin kong sports, boxing. Bakit? Lagi nakatikom ang kamay ko eh. Hirap na hirap ako magpakawala. Kaya ang sinasabi dito, gusto nyo bang marinig sa Tagalog? Kasi Pinoy tayo, basahin ko Tagalog. Verse 8. Pag nagawa natin yung having the right attitude and motivation, sabi sa verse 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang higit pa sa iyong pangangailangan. Bakit? Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. Ang ganda sa Tagalog. Hindi ko alam kung ano pang pwedeng maka-encourage sa inyo with that. Hindi ko na alam. If this can encourage you, I don't know what will encourage you. Tuloy na natin, verse 9. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha at ano nangyari? Kailanman ay hindi malilimutan ang kanyang mabuting gawa. Sa wika Ingles, and His righteousness endures forever. Now, ito. Ito na, kailan ko lang na-discover yan. Diba, sinasabi natin, what you sow is what you will see. No, what you will reap. Okay? Nagtanim ka ng kabutihan, anong anihin mo? Kabutihan. Nagtanim ka ng pagmamahal, anong anihin mo?
Pagmamahal. Nagtanim ka ng pagtulong, anong anihin mo? Pagtulong. Pero na-discovery ko, may isang exemption. Hindi lahat ng itinanim mo, yun ang aanihin mo. Now listen, this is the revelation. The material things that you sow can reap spiritual things. Yan ang sabi dyan. When you're generous, what will you reap? Your righteousness will endure forever. Isn't that good? Tanong iba, anong magagawa ng righteousness? Marami ho. Basahin niyo ang Biblia. The eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open to their cry. Isa lang yun. Marami pa ang pakinabang ng isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Now, tuloy natin. You see, yung pag-ibig natin, pagmamahal natin, ito po ay posibleng umani ng eternal rewards. Oh, bigyan ko example ha. Kunyari sa Proverbs 19:17, sabi rin, siya na tumutulong sa mga mahirap ay nagpapautang sa Diyos. Naintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng utang? Alam ko yung iba sa inyo, medyo paso sa salitang utang dahil maraming nangutang sa inyo. Maraming nung sila ay may pangangailangan, ang bait-bait sa inyo. Nung sila ang may pangangailangan, lagi kayong nasa kanilang isipan. Pero nung bayaran na, yan na ang problema. Kayong iba paso. And again, gusto ko po kayong encourage. Kayo naman sobra naman. Nangako na nga, gusto nyo tutuparin pa. Now, but kidding aside, but not with God. Sabi ni God, pakinggan nyo ito ha, hindi siya ang tinulungan nyo. Yung mga mahihirap, nangangailangan. Siya na tumutulong o nagpapala sa mga mahihirap, nagpapautang sa Panginoon. Sabi niyo sa huling bahagi ng verse 17, at sisiguruhin ang Diyos na babayaran niya ang ginawa mo. Oh, hindi po yun, no? Pastor, Old Testament yan yun. Nasusulat ba yun sa New Testament? Oo naman, basa. Mateo 25, talatang 22. Sabi niya, kung ano man ang ginawa niyo sa mga maliliit kong kapatid, ginagawa niyo sa akin. Sabi ni Jesus. Naunawa niyo ba yan? What you do to the least of my brethren or my brothers, you're doing it to me. Guys, when we become generous and when we become of help sa mga nangangailangan, sabi ng Lord, parang ginawa niyo na sa akin yan. Kaya nga, when we support the kids with purpose, parang ginawa na natin kay Lord yan. When we help those who are in need, parang ginawa natin sa Panginoon yan. And He said, I will reward you. With what? I don't know. But God said, He will. Whatever the reward is, it doesn't matter to me. As long as God is pleased, I'm also fine with that. Amen. Bakit? Because what we're doing with the right motive and attitude, it will last for eternity. Hindi lang yan pang ngayong panahon ito. Amen. Verse 10! Palagay ko hindi ko matatapos yung preaching na ito. Pinapauna ko na. Verse 10. He, meaning si God, He who supplies what? And what? Will what? Your what? For what? And, ano pang pangako gusto nyo? Ano pang pangako gusto nyo? Ano sabi ni Pablo? Siya na nagbibigay ng, anong binibigay niya? Dalawang bagay. Binhi sa naghahasik at tinapay para kainin ang magbibigay din at magpaparami. Parang hindi kayo excited doon sa... You can never outgive God. Amen. Hindi mo kayang higitan ng Diyos sa pagdating sa pagbibigay. Now, again, lagi ko ito sinasabi sa inyo, si Lord pag nag-bless sa atin, hindi siya nag-bless sa atin ng sapat lang. Lagi may sobra.
Binibigyan niya tayo ng tinapay para kainin at binhi para itanim. Tinapay para kainin, binhi para itanim. Tinapay para kainin, binhi para saan ang tinapay? Huwag niyo ibato sa mga nambato sa inyo. At para saan ang binhi? I always say this, kainin yung tinapay, huwag ang binhi. Ang binhi, hindi kinakain, pinantatanim. Walang matinong magsasaka na pag umani, kinakain lahat ang kanyang inani. Nagsusubiyan, nagtitirayan ng kanyang mga binhi para sa susunod na taniman, meron siyang itatanim. At yung cycle na yon, meron siyang kakainin, meron siyang itatanim, meron siyang... No, ang problema sa marami, pati buto kinakain. Huwag mong gawin butong pakwan o squash seed. Ang buto, pantanim, hindi pangkain. Tatarin ko kayo. Maraming beses sa atin, we never even ask God kung bakit madalas may sobra tayo. O kahit minsan, may sobra tayo. Have you ever asked God, may sobra? Uy, may sobra ako, pera. Okay, may nagbigay sa inyo, uy, blessing, praise God. Pero para saan to? Ang unang isipan natin, uy, sakto, sale. Shopping! No, okay naman eh. Okay no, gamitin mo ang ilang bahagi, pero magtira ka ng pantanim. Kaya babalikan ko kanina yung verse 6, siya na nag-aasik ng kaunti, aanin kaunti, siya nag-aasik ng marami, aanin ng marami. Sinasabi rito, whether magtanim ka ng kaunti o marami, ang puto, magtanim ka ng may tamang motibo. Yun ang tinuturo. At hindi lang yun. Again, the spiritual side, it will increase the harvest of your righteousness. Wow. Galing, galing na ito. Okay, so the more we give, the more we will be enriched so we can be more generous. Now, second result. Ito, madali lang to. Talaga nagtagal ako dito sa... Dahil ito, madali lang to. Pangalawang resulta ng generosity, the receiver's needs are met. Sabi sa verse 12, sa unang bahagi, for the ministry of this service, is not only supplying what? The needs of the saint. Now, imagine this. Kung papaanong ang pangangailangan ng iba ay napapanagpo dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Listen, your surplus may be somebody else's need. Tagalogin ko, maaaring yung sobra mo ay pampuno sa pangangailangan ng iba. Isn't that great? Have you ever experience of giving someone at yung binigyan niya biglang naiyak o tuwang-tuwa dahil meron silang matinding pangangailangan na yung binigay mo almost sakto sa pangangailangan nila? Nakulang na lang, halikan ka at lagyan ka ng sampagita at ilagay ka sa altar at punas-punasan ka. Have you experienced that? Hindi pa? No. Gawin nyo to. Mararanasan nyo yan. Gawin nyo to. Man, iba ang pakiramdam pag naging pagpapala ka sa iba. Iba ang pakiramdam na nanghihingi ka lang o nag-aantay, abang lingkod na may mag-bless sa'yo kaysa ikaw yung nauunang mag-bless sa iba. Jesus said, it is more blessed to give than to receive. When you receive, anumang binigay mo, that's it. Yun lang ang tinanggap mo. But when you become a blessing, when you start sowing, what you will receive is even beyond what you have given. Ah, let me give you a principle. You can count the seed in an apple, but you cannot count the apples within the seed. Did you able to get that? Okay. Mabibilang mo ang buto sa isang mansanas. Kumain kayo mansanas.
Okay? Mabibilang mo kung ilang buto niyan. Pero hindi mo kayang bilangin ang buto na mayroon. O hindi mo mabibilang ang mansanas sa loob ng isang buto pag yan ay tinanim mo. That is the principle behind generosity. I don't know about you. I'm excited about this. Your surplus can meet somebody else's needs. And lastly, the last result, and this is for me the most important, God, the ultimate source, is praised. This is the ultimate source. Buhin natin ngayon yung verse 12. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also what? Overflowing. Nagumapaw ang ano? Ang pasasalamat nino nung mga blines mo. Nag-uumapaw ang kanilang pasasalamat. Kanino? Sa'yo? Yes! But at the end of the day, sino talaga ang kanilang pinasasalamatan? Ang Diyos. And trust me, that's the only desire of God. Hindi lang mapanagpo ang pangangailangan nila, kundi magkaroon ng sobra. Nang sa ganun, ito'y mauwi sa kanilang papuri at pagsamba sa Kanya. You see, that's the ultimate reason. The ultimate, should I say, the ultimate motivation that we need to have. That at the end of the day, God is exalted and God is praised. Amen. That's why generosity with the right view brings blessings to man and thanks to God. God, 100%, sa Kanya galing lahat. Pero hindi niya withhold ang mga bagay na yon. Because He gave also everything that we need. And even more. Now, will it be hard for us to give our 100% to God and to fulfill His purpose dun sa surplus na meron tayo so that other people's need may be met. And at the end of the day, both you, yung nagbigay, at yung binigyan, will start to thank God. God, thank you for meeting all my needs. Sa mga nabigyan, sa mga nagbibigay, God, thank you. You have given me surplus so that I can be a blessing and that these people will start to thank you and praise you. And everybody is happy. Let's all stand up right now. Praise God. Father, we thank you, Lord. Holy Spirit, I pray that you would just continue to stir up our minds and our spirits within for this truth and this principle. Thank you, Lord God. Everything that we have, everything that we give, they all come from you. You are the owner, we are just the stewards. Lord, I pray that this truth, the truth that we know, the truth that will make us do and practice the things they want us to accomplish, may this set us free. In Jesus' name. Would you just lift up your name, your hands to God? Now, I want you to really thank God from your heart. Never let this time pass. And man, dami ng pagpapala sa atin ng Panginoon. Your family, your loved ones, your work. If you're a student, your studies is a blessing from God. If you're a business people, the ability to produce wealth, galing sa Panginoon. If you are an employee, ang daming walang trabaho and yet God has granted you a work. Regardless kung saan man yan, regardless kung magkano tinatanggap mo, at least God has given you. Would you just thank God for that? Come on, let it flow. Let gratitude flow from your heart. Declare His faithfulness that everything that you have comes from Him. Thank you, Jesus.